Welcome back po sa aking channel, Botz Music Studio. So for today's videos po, pag-uusapan natin kung paano gumawa ng YouTube intro at saka kung paano mag-edit ng video. Yan, ang gagamitin natin ngayon ay ang Kinemaster o ang Kindmaster. So ito ay friendly user. So, ibig sabihin, siya yung madaling gamitin. Pag natutunan yung pag-edit dito, so pwede siyang foundation sa iba pang application kung paano mag-edit. Without further ado, so simulan na natin guys. Kung nakikita niyo yung nasa gitna, i-click nyo lang po. Yan. So after po nyo yan, pipili kayo ng aspect ratio. 16:9, yan po ang pang YouTube. Then, click media para makakuha kayo ng background na gagamitin. So, madaming background si Kinemaster, pili lang po kayo dyan kung ano lang gusto nyo gamitin. So, ayan, try po natin yan. So, pwede nyo siyang hilahin, pahabain kung ilang minutes ang gusto nyo, ilang seconds, depende po sa intro nyo. Then, play. So, ganyan lang po siya kadali. Ang background po ay pwede rin natin siyang i-edit. Click nyo lang po yan. Tapos, yan, graphics niya. Madami pong pamimilian. Depende na po sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. So, pwede kayong pumili kahit alin dyan. Basta kung anong gusto nyo, yun ang piliin nyo. Pwede nyo naman pong i-try lahat bago nyo i-finalize sa inyong gagawing intro para madami po kayong pamimilian. Yan, traveler. Travel and activity. Pwede rin po yan. Depende po sa vlog nyo kung anong content. Ayan, madami pong pamimilian. Pwede rin yung color. Palitan po natin yung kanyang filter. Madami din po yan. So, itry nyo lang na itry. Explore nyo lang po para madiscover nyo kung paano. At kung ano na maganda. Pwede nyo rin i-adjust ang ano niya, color adjustment kung paliliwanagin nyo yung brightness na o papadilimin kung anong swak sa tipo nyo, kung anong gusto nyo. So yun, nasa upper left po yan yung inyong magiging sandata dyan, yung undo, redo, tsaka yung delete. Pag nagkamali kayo, pwede nyo i-delete o pwede nyo i-undo o i-redo. Madami naman pong video editor na application para sa Android. Mas pinili ko lang pong Kinemaster o Kinemaster kasi ito yung pinakamadali sa tingin ko. So, pwede rin kayo gumamit ng image na, image na i-download nyo o ginawa nyo bilang background. So, pwede nyo siyang i-adjust, pahabain. At saka kung anong gusto nyo start position, kiklik nyo lang po yung start position, tapos i-zoom nyo lang using gamit yung kamay nyo, hawahan yung image, tapos i-zoom nyo siya. Yan yung start position, pwede nyo siyang kung gusto nyo naka-zoom o hindi. Ganun din yung end position. So kung anong gusto nyo end, ayan, kung gusto nyo ganyan. Example nga po yan, yung camera nyan. Naka-zoom yung part na yan, tapos yung sa end position naman, kung gusto nyo yung medyo malayo naman, i-zoom nyo lang po siya gamit ang kamay, o kaya paliitin nyo. Basta po mag-a-add kayo ng background, i-click nyo lang po yung media. Yun lang po yun. Para hindi kayo malito. Kasi yung layer, ibig sabihin, pag-click nyo yung layer, so sa ilalim siya mapupunta, pwedeng kasabay siya na mag-play. Sa next video po, siguro ko, siguro baka i-discuss kayo mga advanced settings ng Kinemaster o Kinemaster kasi madami pa siyang advanced settings. Madami ng mga overlay, yung magpe-play kayo ng madaming video na sabay-sabay. Kung gusto nyo yun naman po, hindi gumagalaw yung image, click nyo lang yun, yung nasa gitna nung, yung equal sign nasa gitna nung end start position para hindi gumalaw yung image nyo. So yan, kita nyo po, hindi siya gumagalaw. Pwede pa po kayo mag-add ng additional image kung gusto nyo. Basta ilagay, click nyo lang yung layer kung mag-a-add kayo ng panibagong image. So, itry po natin magdagdag ng image. Click nyo lang yung layer. Yun kung picture, hanapin nyo lang sa gallery nyo. Lalabas naman po yun. So, yan. Try natin.
image po. Click nyo lang. Yan, try natin yan. So, ipoposition nyo lang siya kung saan nyo siya gustong ilagay. Hihilahin nyo din lang po. Madali lang siyang hilahin kung saan part nyo siya gustong palitawin. Kung sa hulihan ba o sa unahan. Yan. Tapos, pwede nyo siyang i-cut. Trim to right of playhead. Para matanggal yung mga labis-labis. Mas okay po kasi na tanggal yung mga labis-labis kasi minsan tapos na mag-play yung background mo pero yung in-add mo na image ay dire-diretso pa rin. Yung may kamay po, yan po ang play button pala para hindi kayo masyado malito. So, yan po. Madami pong pwedeng gawin sa KineMaster o KineMaster. Basta explore nyo lang po. Huwag po kayo matakot mag-explore kung paano ang gagawin. Kung gusto nyo naman po guys na talagang magandang-maganda yung intro nyo, may mga pre-template naman po sa YouTube na libre nyo siyang madadownload. Makikita nyo naman po sa YouTube, pag nakalagay ay free to use. Yan, try natin itong aking na-download. So, kung kita nyo, meron na rin siyang sariling music background. So, ingat po tayo sa paggamit ng music background kasi baka makopyright tayo. Siguro, next time magagawa po ako ng tutorial regarding sa copyright na yan. So, ang disadvantage po siguro ng mga ready-made na template na yan, hindi nyo na siya mapapahaba. So, ganyan lang po, quick review. Magagawa kayo ng... Paggagawa po kayo ng background, click nyo yung media, yan, tapos pwede nyo i-edit yung kanyang start position at saka end position. Pwede nyo siyang pahabain, pwede nyo i-zoom, pwede nyo zoom out, o palitin. Kung ayaw nyo naman na nagalaw yung background, click nyo lang yung equal sign sa gitna ng start at saka end position. Then mag-add kayo ng text, click nyo lang yung layer, then yung letter T. Ganyan lang po kadali mag-add ng text sa KineMaster. Once matuto kayo dito, madali na sa inyo sa ibang Android application, yung mga video editor na mag-edit. So, yan po. Yung text, pwede nyo siyang i-edit. Pwede nyo siyang palakihin. Banatin nyo lang siya. Pwede nyo palitan ng font. Pwede nyo palitan ng kulay. Click nyo lang po yan. Yan. Ayan, yan yung font size po o style kung anong gusto nyo gamitin sa kanya. Madami rin po kayong pamimilian dyan. So gaya po nang sabi ko kanina, kailangan nyo explore ang sarili nyo, kailangan nyo subukan para matuto kayo. Wala naman pong mawala kung susubukan nyo lahat, basta i-try nyo lang po nang i-try. Pwede nyo naman pong ulit-ulitin eh, basta huwag kayong magsawa mag-ulit para matuto kayo. So yan, dagdagan po natin ng text ulit. Ganyan lang po kadali. Type nyo lang kung anong gusto nyo ilagay na text. Tsaka ang text dito sa KineMaster, madali pong i-edit. Pwede nyo po siyang lagyan ng mga animation. In animation, overall animation, out animation, madami po kayong pamimilian. Madali lang siyang ipesto, basta hilahin nyo lang yung text na nilagay nyo. Lagay nyo yung daliri nyo, tapos dalhin nyo kung saan nyo gusto. Tapos i-trim nyo, syempre para walang labis. So, ayan, trim natin para tanggal yung mga labis-labis niya. Ayan guys, ipi-play nyo lang para makita nyo kung ano ang itsura. So, lagyan natin siya ng animation mamaya. Palitan ba na natin ng font niya kung ano maganda, font style. So, ayan, ganyan lang po. Sundan nyo lang po. Napakadali talaga niyang gamitin. Meron pang isang video editor app na yung CapCut. Madali rin po yan. Ang kagandahan nun, kahit high quality yung video nyo, kayang-kaya niya. Madami din pong effects yun na pamimilian. Dami rin po siyang animation. So, gawin din po natin ng tutorial yan. Siguro sa susunod. Ayan po, pili kayo ng animation na gusto nyong gawin sa inyong text. Madami din po yan. Kayo na ang pumili kung anong gusto nyong gamitin. Try nyo lang po na i-try. Yan. Play natin. So, ganun lang po. Sundan nyo lang po. Okay, paulit-ulitin nyo itong video para makuha nyo po.
Sa akin kasi, nung pinag-aralan ko ito, pinaulit-ulit ko rin. Kahit wala naman akong paggagamitan ng video. So, para ma-practice lang. Para magamay ko yung KineMaster o yung KineMaster. Kasi paulit-ulit akong nag-edit. Para lang magamay ko siya. Para madali sa akin. So, yan. Pwede kayo maglagay ng madaming text. Lalo sa intro. Ganyan po ang paggagawa ng intro sa YouTube. Yan po. Ang pag-i-edit ng text. Lagi nyo lang pong i-trim yung mga labis. Kasi pangit yun ng paglabis. Tapos na ang background yung text, hindi pa. Pwede nyo palitan ng font ulit kung anong gusto nyo. Yan, ganyan po. Isum nyo kung gusto nyo. Palitan nyo ng kulay. Yung red button katabi ng gunting. Yun po ang pagpalit ng kulay. Yung iba po kasing mga vlogger, wala silang intro. Siguro mas gusto nila yan. Pero para sa akin, mas maganda kung i-edit nyo muna ang video bago nyo i-upload. Una-una yung size, yung quality ng video. Pwede nyo pa siyang ayusin. So, i-try na naman po natin itong mga red, mga nadadownload sa YouTube. Yan yung pang-ending. Yung bell shape. Bell pala, at saka yung subscribe. May nadadownload din po niyan sa YouTube. Hanapin nyo lang yung free to use. So, ganyan lang po ang paglalagay niyan. Pang-ending siya. So, yan. May intro ko na. Yan po ang paggagawa ng intro. Pero basic lang po yan. Madami pa pong paraan kung paano pagandahin ang inyong intro. Basta ang ano po dyan, talaga practice ng practice para ma-perfect nyo. Ang paggawa kasi hindi sa unang salang nyo pa lang perfect na agad. Hindi po ganun. Kailangan nyong ma-master muna. Gamayin nyo po lahat kung anong kailangan nyong gamayin. So, next part natin, try natin mag-edit ng mga nata-download sa YouTube, yung mga free template. Madali din lang po siyang i-edit. So, alisin natin yung mga text na ginamit natin kanina. Papalitan natin siya. Click nyo lang po yung text, tapos yung erase. Yan po, ready na siya na template. Dinownload ko sa YouTube, madami po niyan. So, yan guys, kung makikita nyo, sobrang ganda na niya. I-edit nyo na lang po kung anong gusto nyong ilagay. Madali lang naman po mag-edit nyan. Tapat nyo lang kung saan kayo mag-a-add. Yan. Subukan natin mag-add ng text. I-add po natin yung ahang channel name. Click nyo lang po yung layer tapos yung letter T para makapag-add kayo ng text. So, sundan nyo lang po. Bipiliin nyo lang po yung i-download yung mga pre-template na kasi yung iba, nakita ko ang intro nila ay pang-games, pang-gamer. Pero yung tutorial nila ay pang, yung mga YouTube videos nila ay tungkol sa pagluluto, sa mga recipe. So hanapin nyo rin po kung ano yung angkop sa inyong content. Yan, kung ano, pwede nyo i-edit ulit yung text nyo. Palitan nyo yung font, kung anong bagay. Yan, ganyan lang po. Palitan nyo rin ang kulay kung gusto nyo. Mas maganda kasi kung palitan nyo ng kulay. So, tingnan natin kung ano magiging resulta nyan. Itapat nyo lang po yung text nyo kung saan nyo siya gustong palatawin. Kasi madali naman siya, gawa nyo yung video ay buo na. Kumbaga, itatapat-tapat nyo na lang yung text nyo. Kung mag-move kayo ng text, i-click nyo lang yung text, yung dilaw na yan. Ma-move nyo na siya kung saan tapat nyo palilitawin. So, try natin kung maganda ba. Yan. Kita nyo po. Ganun lang po kadaling mag-edit pag may video na. So yan, pag mag-a-add naman po kayo ng audio na gusto nyo, click nyo lang yung audio. Pag na-click nyo po yan, mapupunta kayo sa inyong browser, audio browser nyo, yung mga kung saan nyo sinisave ang inyong mga kanta. Tapos click nyo lang po yan, automatic naman po kung gaano kahaba ang background nyo. Ganun din kahaba yung music o yung background na gusto nyo. Hindi nyo na siya kailangan ikat.
quick review ulit pag magagawa kayo ng background, click nyo ang media tapos pili kayo ng background, pwede yung background nyo na o pwede rin yung background ni Kind Master, depende po kung alin ang gusto nyo gamitin. So salamat po pala sa mga nag-subscribe po sa akin, so maraming salamat po sa inyo at salamat sa suporta sa mga nag-PPM po sa akin. So huwag kayong mag-alala, sinasagot ko naman po lahat ang mga tanong nyo. So pilitin ko na lang po na siguro every weekend makapag-upload ako ng mga video tutorial, yung mga ganun, basta related sa ating mga YouTube account. So abangan nyo lang po yan. Yan, so guys, ang recommendation ko sa inyo, suggestion, panoodin nyo rin po yung ibang video na related sa ginawa ko para madami po kayong pagbabasehan. Kasi may ibang, yung ibang vlogger, may alam sila na hindi ko alam at may alam din naman ako na hindi nila alam. Siguro ganun, para madami kayong makuha. Huwag po kayong magpermis sa isang ano lang, sa isang channel lang. Panoodin nyo rin po yung iba. Madami po kayong matututunan sa kanila. Sa aming mga vlogger naman na nagbibigay ng mga ganitong tutorial, so yung comment nyo po at saka yung pag-like at saka pag-subscribe ay napakalaking at napakahalaga na po yun sa amin. Talagang yun yung nagbibigay ng motivation sa amin para ipagpatuloy yung mga ganitong videos. So salamat po sa inyo at talagang hindi kami magsasawa na mag-upload ng mga video and tutorial na ganito. So madami pa tayong pag-uusapan. Madami pa po tayong mga videos na i-upload. Abangan nyo lang po at maraming salamat po sa inyo. Yan, sa pagsisave po, click nyo lang po yung may kamay. Tapos export. Automatic na po yan na mag-save sa inyong gallery. So yan, intayin nyo lang siyang mapuno. Then, pag napuno po yan, automatic na puntahan nyo yung gallery nyo at makikita nyo na dun yung ginawa nyo yung project. So hanggang dito na lang po. Salamat. Pakisubscribe na lang po at pakihit na rin po yung bell. Salamat po.